Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. I know it's Friday night ngayon. It's March 24, yung iba papauwi pa lang. Dasal natin ang kanilang kaligtasan as they go home ngayong gabi. This vlog will be auto-replayed, auto-save and auto-replayed po ito para naman mapanood ninyo mamaya ng konti sa mga papauwi pa lang galing ng trabaho. At please magbigay naman kayo, thumbs up naman kayo for those na makakapanood nito at kung okay ba yung voice ko ngayon para sa mga live viewers natin, kung okay lang ba ang boses ko sa mga oras na ito. At double check ko sa kabilang monitor kung okay ba kasi medyo mahina yata yung internet signal natin kung sa mga oras na ito. Hold on. Tingnan ko. Okay. At kumusta po kayo? Ako'y natutuwa na makasama kayong muli virtually ngayong gabi. At parang kailan lang. It was just January na sinalubong natin, naghanda tayo para sa New Year, the regular New Year at saka the Chinese New Year. At ngayon ay nandito na muli tayo, Marso na, summer na, papasok na yung summer, feel na natin yung init, okay? Yung init ng panahon, yung init ng maalinsangan na ngayon kasi araw na lang, Holy Week na muli, okay? At bukas po, alas 3 ng hapon, ay live po tayo. Pag-uusapan natin sa live natin na iyan, ang daily feng shui para sa buwan ng Abril. So that's from the first day of April hanggang sa huling araw ng Abril. Pag-uusapan natin anong araw ang maganda magbukas ng negosyo, anong araw maganda magsimula ng negosyo, lumipat ng tahanan, anong petsa lumipat ng opisina. Okay? At ngayong gabi na to, for this vlog, pag-uusapan natin ang tungkol sa feng shui pagdating sa pintuan, door feng shui. Paano natin naharangin ng malas? Paano natin papapasukin ng maraming blessings? Kasi it's a given fact na ang door, ang mukha, at dito unang nakikita ng mga bisita, ang unang nakikita ng mga tao ay ang pintuan natin. At gaano ba kahalaga ang role ng magandang positioning ng feng shui at ano ba yung remedy pagdating natin sa door kung ang door natin hindi saan nakaposisyon, anong kulay maganda, no, anong kulay maganda na gamitin pag ang pintuan natin ay nakaharap sa north, pag nakaharap sa south, yan, ano ba yung simbolismo nito. At also pag-uusapan din natin ngayon dahil sa sinabi ko nga feng shui cure, paraan para ma-control natin yung hindi mga magandang pangyayari, malas. Halimbawa, kung ang pintuan natin, main door man yan or mga doors man yan, not necessarily main door, pwede pintuan ng mga silid-tulugan or pintuan ng mga kwarto. Halimbawa, Franz, kung yung pintuan namin nasa apartment ako, nasa condo unit ako, tapos may kaharap ako na isang pintuan, magkaharap talaga yung pintuan. Ano ba yung pwede natin gawin dito? Another naman is, paano kung yung pintuan from the main door, pagbukas ng main door, yung unang nakikita is yung CR. Kasi hindi maganda yan, ha? Hindi maganda yan na ang una nating nakikita is yung comfort room. Kaya, ano ba yung feng shui remedy natin dyan? Paano naman po, Sir Franz, kung ang pintuan natin is nakaharap sa elevator or nakaharap sa main entrance natin, hagdanan agad, di ba?
or hindi kaya hagdanan, pagpasok ng main door natin, may beam dyan, you know, concrete na beam na klarong-klaro, di ba? Franz, paano naman kung yung kwarto ko, yung silid tulugan ko, pagpasok agad is higaan na, or di kaya from the main door, kung naka-studio type ka lang na apartment or condo unit, syempre, limited lang yung space. Pagpasok sa main door, pagbukas ng pintuan, makikita agad is bed na agad. So, ano ba yung magiging remedy dyan? Ano ba yung pwede nating maging solusyon dyan? Okay? So, yan ang mga pag-uusapan natin. Maganda yung topic natin ngayon. Alam ko, makakatulong ito sa inyo. Alam ko, ito ay hinihintay din ng karamihan sa inyo pagdating sa live natin, pagdating sa mga topic natin. Magandang gabi po sa mga nandito nanonood ng live, at para sa mga kakapasok pa lang, huwag kayong mag-alala kasi ito ay auto-save at ito auto-replay po ito. And this will be a brief 30 minutes live natin. It will be just 30 minutes para naman sa mga makakapanood mamaya-maya ng konti, hindi mahaba yung kanilang ire-replay, okay? Kukunin nyo lang yung mga importanteng detalye. Para sa mga live viewers natin na nanonood ngayon, please, mag-iwan kayo ng pangalan at yung address ninyo para sa shoutout natin pagkatapos ng live. Yun ang naging tradisyon natin, di ba? Every time natatapos yung live ko, we do with the shoutout po. Okay? At maraming salamat sa mga supporters natin na patuloy nandyan. Hindi nangiiwan. Okay? Hindi ako iniwan ka from the first day kasi may mga followers tayo eh, pagkatapos na nalaman nila ano ba yung prosperity ball, ano ba yung mga pampaswerte, yun iniiwan na ako. Pero karamihan sa ating mga subscriber talagang nakaantabay, sumusubaybay every time na may live po tayo, at maraming salamat. I know it's Friday night, papauwi pa lang yung iba nasa trabaho pa talaga, 7 PM, alam ko yung iba nasa biyahe pa, yung iba na stuck pa sa traffic. Yung iba naghahanda ng hapunan ngayon, kakarating sa kanilang mga tahanan. Kaya naman, ako'y nagpapasalamat at kayo nandito, nandito nanonood. At sa mga makakapanood mamaya-maya ng konti or bukas sa makalawa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng kababayan natin all over the world, saan man kayo. Sa sulok ng daigdig na ito, sa sulok man kayo ng daigdig na ito, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-antabay. Okay. Ayan, may mga nagtatanong si Ma'am Yoli. Oh, sabi ni Ma'am Yoli, tanong ko Sir Franz, ano bang maganda kasi magkatapat ng main door at pinto ng kwarto. Yan. Oh, mayroon tayong remedy diyan. Okay po. Ngayon simulan natin ang feng shui color. At ano ba yung mga kailangan nating i-consider pag nasa ano tayo, pag na pinag-uusapan natin ang feng shui sa pintuan natin. Okay? Paano natin i-attract ang wealth, ang kayamanan? Paano natin kukontrolin yung malas? Kasama na dyan yung, kasi when you say pintuan, dito pumapasok. Dito nag-a-attract yung chi or the positive energy. At pwede rin natin hatakin ang bad energy. Dahil sa kung ano yung mga nakalagay na malapit sa pintuan, ano yung mga nakaharang sa pintuan natin, ano yung mga nakasabit sa pintuan natin. Ang goal natin, ang feng shui goal natin ay para ma-attract ang positibong chi, positive energy na pumasok sa tahanan natin. Kasi if there's a positive chi, positive energy, harmonious, there is harmony sa loob ng tahanan, there is good health sa loob ng tahanan, at papasok ang masaganang blessing, hindi lamang para sa padre de familia, kundi sa lahat ng kasali at kasama sa loob ng tahanan na katira sa tahanan na yan. Okay? Malaki ang impluwensya sa kung ano ang nakapalibot sa main door natin. Anong mga kagamitan na nasa labas, nakapwesto malapit sa main door natin. Malaki ang epekto nito sa pag-unlad at pagpasok ng maraming blessings. Unang-una na dapat natin i-consider ay dapat walang mga nakaharang sa main entrance natin. Walang nakaharang sa main entrance muna tayo. Dapat walang nakaharang sa mga main door natin, at dapat walang malapit na mga basura o di kaya ay trash can, lalagyan ng basura. Kasi naging tradisyon natin, lalo na tayo mga Pilipino, is yung trash can nasa tabi lang talaga ng pintuan kasi we want it reachable. Kasi gusto natin na pag magtatapon tayo ng basura, malapit lang. Pagpapasok tayo at may bitbit tayo na basura, malapit lang. Malapit natin itong matapon. O di kaya,
pag palabas tayo, may bitbit tayo basura, tapon, malapit lang kasi nasa main door. In which hindi natin alam kasi ang trash can is a negative chi. It brings a negative, may dala itong negative chi. At it attracts also a negative chi. Kaya mag-ingat po tayo dito. Ngayon, kung hindi naman talaga maiwasan na maglagay ng trash can, pwede naman kayo maglagay ng trash can, pero you have to make it sure na distansya siya from your main door. Okay? Lalong-lalo na yung mga tahanan na meron pa kayong garden. May gate pa kayo bago makapasok sa main door talaga ninyo. So you have the opportunity na ilayo yung trash can, i-distansya sa main door. At visually, dapat hindi siya nakikita. Sa mga taong papasok, dapat yung trash can hindi nakikita. For those na naka-apartment, for those na naka-boarding house, hindi natin control ito dahil sa, yun na, nakaupa lang kayo, umuupa lang kayo. So ngayon, ano ba yung pwedeng gawin natin? Ngayon, kung hindi pwedeng maiwasan na may trash can sa labas ng pintuan natin, o di kaya pagpasok talaga sa loob ng pintuan natin, sa likod ng pintuan natin, may trash can, the best remedy for this one is to make sure na hindi nakakalat yung basura. Hindi yung parang sumusuka na yung basurahan dahil sa punong-puno ito. At make sure din natin na yung basurahan talaga is naka-close, may takip. Always may takip yung basurahan natin. And make sure din po na yung doorknobs natin ay hindi sira. Yung, alam nyo yung pintuan na pag nagbubukas kayo is maingay na. Make sure din na nilalagyan nyo ng oil or lubrication yung mga hinges, yung door ninyo para hindi siya nag-iingay. Smooth siya bubuksan, smooth siya isasara. Okay? So, at isang malaking para sa mga nagpapatayo pa lang or may plano gumawa ng bagong tahanan, it is important also to consider yung solid na mga doors. Kadalasan na ipinapayo natin is solid wood na door talaga ang kagamitin. May mga tao nagko-combine ng glass, it's okay, may mga konting portion ng glass, but hindi advisable na a glass ang main door. You can use a glass on other doors, tulad ng door papunta ng dining hall or door papunta sa theater or entertainment area ng tahanan ninyo, or it's a division between other rooms, okay lang gumamit ng glass. But to make a glass door as your main door, hindi natin yan ipinapayo kasi it does not create a strong protection. Walang protection po ito na maibibigay dahil it's a glass. Okay? Lalong-lalo na kahit sabihin pa natin, it's a frosted glass, it's a tinted glass, hindi siya see-through. Kaya kailangan na concrete, solid wood talaga yung ginagamit natin na door. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kulay ng pintuan, depende sa kung ano at kung saan siya na nakaharap yung pintuan natin. Kasi wala tayong magagawa. Sabi natin na it's a feng shui advice na nasa north talaga, nakaharap yung main door. Iba-iba yung positioning ng lupain natin. Iba-iba yung positioning ng apartment natin, ng townhouse natin, ng mga tahanan natin. So wala tayong control. Kasi kung minsan nag-a-adjust tayo kung ano yung availability ng lupain, saan yung main entrance, saan yung kalsada. Diba? So dun. Ngayon, meron tayong mga remedies dyan pagdating sa ano yung appropriate kulay ng pintuan pagdating sa kung ano at saan siya nakaharap yung pintuan ninyo, okay? Ngayon, simulan natin sa pintuan na nakaharap sa north, okay? Para sa mga taong walang compass, huwag kayong mag-alala. Because kung wala kayong compass, you can have it on your phone ngayon. Nasa smart, sa mga smartphone natin, anong brand man yan ng phone na yan, you can download a compass para ma-check ninyo kung saan ba nakaharap yung pintuan ninyo. Okay po? So, simulan natin sa north. Okay? Kung ang pintuan natin ay nakaharap sa north, ang feng shui element dito is water. Okay? Feng shui element para sa pintuan na nakaharap sa north. At ang option po ninyo na kulay ng pintuan, okay? It could be a touch of blue. Yeah, kasi sinasabi kong a touch of blue kasi it could be a lighter blue, it could be a darker blue, depende po yan sa inyo. A black, yes. A strong color din po is a black para sa mga pintuan na nakaharap sa north, white and also a gray. Okay? Kailangan ninyong iwasan ang kulay or avoid color green, brown, yellow, red, purple, orange, and pink. Lalong-lalo na yung deep or yung dark pink kung yung main door
ng bahay ninyo, ng tinitirahan ninyo ay nakaharap sa norte. It's on the north. Ngayon, kung yung main door naman natin ay nakaharap sa south, anong kulay ang appropriate dito? Ano bang element dito? For the main door who's facing on the south, ang element, feng shui element dito is fire, apoy. Okay? So, ang option natin na magandang kulay para sa main entrance natin na pintuan ay dahil sa fire element dito, maganda color red. Maganda ang purple, maganda rin ang orange, maganda ang yellow, at ang kulay pink. Pero, kailangan nating iwasan ang kulay blue, kulay black, at lahat ng earthly color tulad ng brown. Kasi, yun na nga, nasa fire element tayo, south, facing south kasi tayo. Okay? Ngayon naman, kung ang main door is facing the east, ano ba, Franz, ang element dito? Ang east kasi, this is a wood element. At ang option natin para sa kulay ng pintuan natin dito is green, brown, at yung mga earth tone, other earth tone colors. Okay? At yung kailangan lang natin i-avoid na color if nakaharap yung pintuan natin, main door, sa east, avoid yung color gray, avoid yung red, orange, yung yellow, at saka yung pink, at saka yung purple. Avoid that color na kulay ng pintuan ninyo. Ngayon, kung ang pintuan naman natin ay nasa west, okay, nakaharap, yung main door natin ay nakaharap sa west, anong feng shui element na ang nandito, active sa area na to, kung ang main door is nakaharap sa west, it is a metal element. Okay? At dahil sa ito ay metal element, ang magandang kulay ng main door ninyo, pwedeng puti, pwedeng gray, pwedeng light yellow, pwedeng cream, and it is another shade of white, okay? And also a light brown color. Yung iiwasan nyo lang na kulay kung ang pintuan ninyo ay nakaharap sa west, avoid painting yung main door ninyo blue, black, red, purple, orange, bright yellow, at deep na pink kasi nasa metal element kasi nakaharap yung main door ninyo. Kaya iwas-iwasan ninyo yung paggamit ng mga ganong kulay. Okay po. Yung mga kulay na yon will help to activate energy and it will help activate good energy para naman mas ma-attract natin yung a good chi at ma-attract natin more na mga blessings. Ngayon, dumako na tayo sa sinabi ko kanina, paano naman kung we are talking about yung pintuan na magkaharap. May nagtanong na kanina about mga pintuan na magkaharap. Teka lang, basahin ko muna. May nag-message dito. Okay. Sabi ni Sir Francisco Alyosada, magandang gabi, Sir Franz. Ang basurahan namin ay nasa ilalim ng hagdanan kasi po nasa second floor kami. Pagbaba namin, nasa ilalim ng hagdanan. Ano po, pwede? No, walang problema po yun. Yung sabi ko nga kanina. Kasi kung minsan talaga, wala tayong option. Ganun naka-design. Limited yung lugar. Hindi naman pwede natin iharap sa ibang direction yung pintuan natin. Kasi that is the real structure talaga. Or else, masisira yung pundasyon ng tahanan. So, ginagawa na lang natin is remedy. Okay? Nagagawa tayo ng remedy. Ngayon, Sir Francisco Alyosada, with your concern niya, yung basurahan ninyo is nasa ilalim ng hagdanan. Walang problema naman po yun. Just to make sure lang na it's tidy. Hindi nakakalat, hindi bukas yung trash can na yan. If maglalagay tayo ng trash can sa ilalim man ng hagdanan natin o di kaya sa main entrance natin, make sure it's covered. Make sure hindi nakikita yung basura. Ngayon, kung mas maganda rin, tatabihan natin ng buhay na halaman yung trash can to balance the negative energy from the trash can with a live plant, buhay na halaman. Kailangan buhay na halaman. Ngayon, speaking of halaman, may mga tao na naglalagay ng mga halaman sa main entrance nila, sa labas na main entrance nila. Kung hindi nyo naman maaalagaan at mapatay yung halaman na yan, kasi may mga tao pinababayaan, hindi nabubuhay. Sa first week lang, maganda halaman, very green talaga. Pero the next few days, yun, nagiging brown na, namamatay, busy sa trabaho,
walang nag-aalaga, may mga patay na or empty. Yung iba na umaabot sa punto na yung pat, yung paso, nasa harapan pa rin ng door, wala na eh, patay na yung halaman, di ba? Ganito, do not put, wag maglalagay ng mga empty pots na wala ng halaman, namatay yung halaman kasi it attracts negative energy. Mapa main door man yan, sa loob ng tahanan man yan, or kasi may minsan may naglalagay sa ano eh, sa mga comfort room nila. E, alisin yan ha, it attracts negative energy. It attracts, so ulitin ko, it attracts negative energy. Another, mayroon din mga tao, yun nga, iwasan yung paglalagay ng mga halaman na may mga thorn, yung may mga matitinik. E, iwasan natin yan na nasa main door sila. Tabi ng main door, iwasan natin yan. So, a rounded, yung mga halaman na color green na buhay, na rounded, ang dahon nila is bilog, it's a good, maganda yan. Bawal at iwasan maglagay ng mga cactus at may mga matutulis or sharp na part yung halaman na nasa main door natin, iwasan natin yan. At saka, kung hindi nyo naman maalagaan yung halaman at mamamatay lang, alisin na lang yung halaman na yan. Okay? Alisin nyo na lang yung halaman na yan. Or else, kasi kung may patay na halaman sa harapan ng pintuan natin, it attracts, uulitin ko, it attracts negative energy. Okay? Ngayon, dumako na tayo sa mga remedy, sa remedy na pwede natin gawin. Sir Franz, paano kung yung pintuan, pagpasok namin ng pintuan namin, hagdan, nandyan yung hagdan, di ba? Hagdan. Kasi in Feng Shui, it brings, pinalalabas natin. Kasi pag nasa door and then pagpasok mo, hagdan na agad, diretso labas ang malas. Diretso pasok ang malas, labas ang swerte. Including also the comfort room. Kaya sabi ko sa inyo, di kaya pagpasok mo, lalong-lalo na yung mga condo unit, pagpasok, open na main door, lababo agad yung nakikita, no? Kailangan gawa natin ng paraan yan, ha? Kailangan gawa natin ng paraan yan, o di kaya pagpasok sa pintuan, higaan agad, no? Pag ganyan, higaan agad, ang nangyayari dyan is walang, hindi comfortable, prone sa sakit yung tao nakatira dyan. At kung yung pintuan nyo naman ay nakaharap sa another na pintuan ng kapitbahay, ano ba pwede natin gawin, no? Magkaharap talaga sila. O di kaya yung pintuan mo is nakaharap sa elevator or nakaharap sa escalator para sa mga nasa nakatira sa mga building. No, ano ba pwede natin gawin yan, no? Ano bang pwede gawin yan? Kahit yung mga, kahit hindi tahanan, ha? Kahit tindahan. Tindahan yung kaharap, harapan, pintuan din ng another tindahan. So, ano ba pwede natin remedy dyan? So, ang ma-advise ko is, mayroon tayong pwedeng ilagay sa pintuan para we can control the negative chi na pumasok. Okay? Para mas, instead of negative chi ang lalapit, ay ang good energy ang papasok at blessings yung darating. Okay? So, mayroon tayo dito a red thread. Ito yung isasabit natin. At dapat, ha? Dapat ay dalawa. Okay? Sa harap ng pintuan, ito ay nasa kilid. Sa taas na nasa kilid. Make sure lang na hindi maabot na mga bata at matatanggal nila ito, no? Anyway, marami namang paraan. We can have it hang on sa may pintuan. Hindi yung nasa pinakataas talaga ng pintuan. If this is the door, ito yung door, no? Sa kilid. Nasa kilid sa dalawa. Hindi isa atas ilalagay sa pintuan sa gitna. No, hindi yan. It should be dalawa, okay? Dalawa po yan. Sige. Pag-uusapan natin, ano ba itong hawak ko, okay? Para naman mas malaman ninyo, okay, kaya pala yan ang nire-recommend ni Franz, okay? So, una, ito ay gawa sa tinatawag natin na red thread, pulang tali. Red thread, at ito ay nakatali talaga siya. This symbolizes never-ending success, okay? Nakaganyan-ganyan siya. Okay? So if you're going to take a look and see dito sa may taas na portion niya, this symbolizes never-ending success. Kaya kailangan natin siya ilagay sa pintuan or main door natin. Pangalawa, ito ay mayroong wulu. Okay? A wulu kasi symbolizes, this attracts
good health, okay? Magandang kalusugan at saka health protection. Tulad ko, I'm a year of the rabbit ngayong taon na to. Ang year of the rabbit, hindi maganda sa atin ang ating kalusugan. Okay, prone tayo sa mga sakit-sakit. Kaya ako always may dala akong walo always. Okay, ngayon naman, para naman i-secure natin ang kalusugan ng buong pamilya, i-make sure natin na yung ito, ito may nakalagay na wulo. Kasi may mga nakabenta, may binibenta, ito lang, ha? Walang wulo. Okay? So, kaya make sure natin na may wulo po. Okay? Kasi para sa protection, yan, para sa protection ng ating kalusugan. Uulitin ko, itong tali sumisimbolo ng never-ending success. Okay? Ano man ang sa negosyo man yan, sa trabaho natin, sa pag-aaral ng mga anak ninyo, this is never-ending success. Ang kasama sa nakatali is the wulo. Okay? Ito yung dala-dala kong wulo. Okay? Nasa bag ko always yung wulo na ito. Kasi nga, I am a year of the rabbit at saka sa mga rabbit dyan at sa ibang zodiac sign na hindi maganda ang sa ngayong taon, hindi maganda sa atin ang health natin. Kaya bit-bit kayo always ng wulo. Kasi ito ang sumisimbolo ng longevity at kalusugan. Magandang kalusugan. Health. Okay? At kasama dito ang ancient money coin. Kung makikita ninyo, nasa odd number ito kasi lima. Okay? The ancient money coin kasi is symbolizes at this will attract wealth and prosperity. Okay? Ito hahatak, magmamagnet ng pera, wealth, at saka prosperity pagdating sa kayamanan. Okay? So ito ay isasabit sa labas na portion ng inyong main door. Okay? Kung ang pintuan ninyo ay nakaharap sa another pintuan ng neighbor ninyo. Tulad ng mga nasa condo unit, nasa mga flat. Kung ang pintuan ninyo ay nakaharap sa another pintuan, magsabit kayo nito. Okay? By the way po ha, yung wulo, tingnan nyo mabuti ha, i-close up sa camera. Okay. Yung wulo, it's open. May takip siya sa ilalim. Okay? May seal siya sa ilalim. Oh. Yan. Yan. May takip siya. Nabubuksan po ito. Dito. Yan. May takip siya sa ilalim. Ang gagawin po ninyo is lalagyan nyo ng asin sa loob. Okay? Asin to help boost yung magandang kalusugan ng lahat ng mga kasama sa loob ng tahanan. Okay? Tapos, kung mapapansin ninyo na medyo madalas ang may sakit, oh, kahit yung mga ubo, sipon, lagnat lang yan, ha? Kung mapapansin ninyo, madalas may sakit ang anak, asawa ninyo, or sino man kasama sa inyo sa bahay, ang gagawin nyo lang is papalitan nyo na lang yung asin na nasa loob. Tatanggalin nyo lang, papalitan nyo lang ng bago. Okay? Ito. May mga wulo naman na yung opening nila, ito ha, ito yung kanyang lid, ito yung kanyang takip. Okay? Ibabalik ko. Ganito lang yung pagbalik niya. Okay? Yan. Tapos, may wulo naman, ito dala-dala ko. Hindi to kasali dito, ha? This is just an independent iba to. Yung opening niya is nasa taas. See? Oh, may asin to sa loob. Nilalagyan ko yan ng asin. And if I am encountering mga lagnat-lagnat, most of the time, pinapalitan ko lang yung asin na nasa loob. Okay? Ngayon, kung mayroon kayo nito, Franz, mayroon kami niyan. Matagal na. Okay? So, I would suggest na palitan po ninyo, ha? Hindi naman every year kayo bibili, pero tingnan ninyo yung kondisyon. Lalo na kung maitim na yung tassel, maitim na yung red thread, itong tali na ito, talagang you need to palitan nyo na. At saka yung kinakalawang na yung ancient coin, it's high time na palitan nyo na po ito. Okay? Palitan nyo na. Okay? Ayan. May nagtatanong si Mama Rita saan po natin nabibili. I would recommend, no? Nag-post ako sa Facebook yung taong binibilhan ko ng mga ganito. At ini-invite ko rin kayo na to support, no? Andyan sa harapan ninyo, you can reach out si Tita Maxi. Pwede nyo po siya makontakt sa TikTok niya, sa YouTube niya, at saka sa Facebook. You just type in Tita Maxi. Kahit saan kayo sa Pilipinas, nag-send sila nito,
via LBC, okay? Hindi ako nagpo-promote kasi binayaran ako ni Tita Maxi, no. Magkaibigan kami ni Tita Maxi, we're good friend with Tita Maxi, napakabait na tao. At maraming salamat, by the way, Tita Maxi, sa warm na welcome mo at very accommodating, at lahat ng mga staff niya very mababait nung binisita ko siya. Siya kasi, dyan ako bumibili sa kanya, okay? Doon ako bumibili sa kanya ng mga enhancer, tawag natin dito. Doon ako bumibili sa kanya. You can order this to Tita Maxi. Yung mga nasa NCR ngayon, yung mga nasa Luzon, nasa Manila, you can visit si Tita Maxi. You can see that on the screen. Andyan yung address niya. Nakikita niyo dyan, no, sa screen ng live natin ngayon. You can do screenshot, okay? You can, mamaya pag ma-replay ito, pwede niyo tong i-pause, tapos screenshot ninyo para i-message niyo siya sa Facebook niya o di kaya sa YouTube niya. Sa Facebook Messenger niya, para you can send a picture na ganito para sasabihin niyo, Tita Maxi, bili kami ng ganito, magkano ba? So tanungin niyo na lang siya. At saka, pwede rin yung dalhin yung itong picture, screenshot kayo ng ganito, tapos ipakita nyo, bisitahin nyo siya sa Ongpin, sa Binondo, tapos sabihin nyo, Tita Maxi, kailangan ko ng ganito para sa pintuan namin. Kasi marami na akong ginawang enhancer. May enhancer ako sa wallet ko, may enhancer ako sa loob ng tahanan namin. Pero bakit ganon? Bakit pahirapan yung pagpasok ng pera? Hindi nyo lang nalaman na yung problema pala is nasa main door ninyo. Ulitin ko, kailangan i-make sure ninyo na yung doorknob malinis, yung pintuan ninyo malinis, and as much as possible kung pag-ipunan ninyo, kung may mga yung sira na yung main door natin, you save money para maayos ninyo yung main door. Mahalaga yan. Kasi ang main door is ang mukha ng inyong tahanan. At ang tahanan ninyo ang sumisimbolo. Kasi diyan kayo nakatira, diyan yung dwelling place ninyo, diyan kayo umuwi. Saan mang karera kayo galing, saan trabaho man kayo, negosyo galing, diyan kayo umuwi pagkagabi, diyan kayo nakatira. So ito ay mahalaga. Ito ay mahalaga para i-make sure ninyo na yung success talaga is continuous. Malaki at malaking role at mahalaga ang role ng mga pintuan natin. Okay po? So sabi ni Ma'am Mylene Rose, pwede ba sulatan daw tapos ilagay sa loob? No, no, no. Wala po akong nire-recommend na ganyan. Magsusulat kayo at ilalagay sa loob. Ang nire-recommend ko lang po is asin lang. Ilagay nyo lang yung asin. Okay? Ngayon, since it's a metal, pwede siyang kapitan ng kalawang kasi asin is very prone to kalawang. So, I would suggest balutin nyo na lang ng maliit na plastic yung asin tapos ipasok ninyo bago nyo ipasok dito sa loob ng wulo. Okay? So, this is an enhancer. Kung ang pintuan ninyo ay kaharap ng main door ng inyong neighbor sa condo unit, o di kaya kahit hindi condo unit, sa subdivision ninyo, may kaharap kayo, isasabit nyo ito sa labas. Okay? Sa labas ng pintuan. Okay? Sa kilid ng pintuan. Dapat hindi masyado malayo. Dapat hindi nasa tuktok, o dapat hindi ito nakasabit mismo sa pintuan. Sa kilid, ha? Sa kilid ng pintuan. Alam mo yung framing ng pintuan, dapat doon siya nakasabit. Dapat, kasi yung iba doon mismo sa door. So pag bubukas ng pintuan, sa sumasama siya. Pag close, and doon naman. Hindi. Hindi tayo magsasabit sa pintuan itself. Instead, sa kilid. Di ba may wall portion sa kilid ng pintuan? Doon nyo ito sasabit. Enough height lang po. Enough height na hindi naman napakataas, hindi naman napakababa na maaabot ng mga bata. Paglalaroan ng mga bata. Okay po? So yun. Kung yung main door ninyo, pagpasok CR, yeah, lagay kayo nito. Kung yung main door ninyo nasa harapan ng elevator, maglagay kayo nito. Ay kung yung main door ninyo, pagbukas, napakahabang hallway. Kayo ang nasa pinakadulo ng hallway. Nako, napakasama yan. So, magsapit kayo nito. Kasi yung pintuan, or yung nasa pinakadulo kayo, isipin nyo na lang, hallway, mahabang hallway, tapos kayo yung nasa dulo, tapos yung pintuan ninyo nakaharap mismo sa hallway, so sabit kayo nito, okay? Tapos, kung yung pintuan ninyo, pagbukas ng main door ninyo, kita agad yung lababo, so magsabit din kayo nito. Di kaya,
pag bukas ng pintuan ninyo, may malaking concrete na beam. Okay? Diyan sa makikita. Okay? Minsan kung dumadaan kayo, gumaganon yung ulo ninyo. Kasi hindi natin maiwasan, it is designed to have that one para malakas yung pundasyon ng tahanan. Wala tayong magagawa kasi pag tinanggal nyo yan, baka maging weak, maging mahina yung pundasyon ng tahanan. Kaya, kailangan ang gagawin nyo na lang, syempre, hindi nyo babaklasin yung beam na yan. O di kaya, hindi nyo tatanggalin yung hagdanan na yan, di ba? Kasi mas malaki yung gastos. So, the remedy is magsabit kayo sa labas ng pintuan, sa kilid. Okay? Sa taas ng portion, higher portion, hindi maabot ng bata, siguro kahit ng tao, yan, sabit kayo, magkatabi sa may kilid na portion ng main door. Hindi sa door mismo, ha? Hindi sa door mismo, sa kilid ng door. Yung wall portion na sa kilid ng door. Meron naman tayong mabibili na yung pinadidikit lang na screw or hook. Yun. Tatanggalan nyo lang yung pandikit sa likod, ididikit nyo ganyan, tapos isasabit nyo na siya. Okay? So, magkabilang dulo. Okay? Yan. So, naway may natutunan kayo, gagawa pa tayo ng mas detalyadong vlog soon. Okay? Gagawa tayo ng mas detalyadong vlog at mas maraming kaalaman pagdating sa feng shui natin, sa mga pintuan natin, para naman marami yung magiging kaalaman ninyo. Okay? At tinuro ko po sa inyo saan kayo makakabili ng ganyan. So, you just contact na lang din po si Tita Maxi for more information about, at nagbibigay siya ng advice din po, okay? At least katulong ko siya na sumagot sa mga katanungan ninyo kasi hindi lahat ng oras ay masasagot ko kayo kasi most of the time I'm also traveling, most of the time mayroon din akong kinabibisihan, okay? So, dahil pagkakasyahin natin ang 30 minutes, actually lapas 30 minutes na tayo, kaya it's shout-out time. Shout-out po kay Ma'am Marisa de Jesus, good evening po, at Emelina Roque, magandang gabi from 13 Mar 3, Cavite. At lahat ng Roque family, mga kapamilya ni Ma'am Emelina. At lahat ng mga taga 13 Mar 3, magandang gabi po sa inyong lahat. At good day din po kay Ma'am Rowena Palivino. Kay Ma'am Yoli Flowers, watching from Tondo, Manila. At lahat ng kamag-anak po ni Ma'am Yoli. At shout out din po kay Ma'am Thelma Rebaguda from Malabon City. Isang solid supporter talaga natin si Ma'am Thelma. At another solid supporter from Caloocan City, si Ma'am Susan Dibit. At sino pa ba? Ayan, si Ma'am Janice Hamre. Good evening, Sir Franz. Good evening po, Ma'am Janet. At kay Ma'am Marilyn Tuyor, watching live from Bohol. At also, hindi naman po kayo medyo late. Okay lang po yun. Mylene Rowe, magandang gabi po sa inyo. At kay Ma'am Reko Maruyama. Ayan. Nasagot ko na po yung tanong niyo po, ma'am. At also, kay Ma'am Esperanza Khan. And also, shout out din po, tawag sa pangsabit na yan? Nako, Ma'am Gloria, medyo mahaba kasi yung pangalan niya eh. It's Red Thread with Gold Hollow and Ancient Money Coins. Okay, medyo mahaba. Kaya sabi ko sa inyo po, mas maganda is screenshot nyo na lang yung ito. Screenshot nyo while hawak ko para if pumunta kayo sa kay Tita Maxi, no? If pumunta kayo sa kanya, is sasabihin nyo na lang yung hawak ni Franz. Yung hawak na lang ni Franz. Sige, screenshot tayo. Ayan. Yan. Okay. Sa mga kakapasok pa lang, huwag mag-alala kasi auto-replay po ito. You can rewatch itong live natin, ha? Wala kayong dapat problemahin. Okay. Anong tawag nito? This is door enhancer. Tawag dito is door enhancer, red thread with wulu, gold wulu, and an ancient coin nito. Ito yung ancient coin niya. Okay?
So, yan. So, maraming maraming salamat muli sa isa na namang live na sinamahan nyo na ako. Maraming maraming salamat sa mga live viewers natin at sa mga manonood. Mamaya-maya ng konti, maraming 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 salamat sa inyo. Kita-kita tayo bukas kasi live tayo bukas para naman sa April, month of April, Daily Feng Shui. Aalamin natin ano mga magagandang araw sa Abril para magbukas ng negosyo, maglipat ng tahanan, at marami pang iba. Okay? At ano ba yung mga dapat iwasan natin sa buwan ng Abril? Yun! As we end, dasal ko palagi ang inyong tagumpay. Yan, tagumpay na ninyong lahat. Hindi lamang ninyo, kasama na yung mga kapamilya ninyo, kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay. Ang inyong kaligtasan, walang sakit, walang sakuna, dasal natin yan lagi. At of course, mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon ng buhay. Bye-bye!